hinain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga bitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang inihimatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simula natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin. Kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maluhod po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin
Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lagpas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkagulami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na mamumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na mamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mga mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Sa San Beda University, na kung saan ako naglilingkod bilang chaplain ng senior high school, hinuhubog namin ang mga mag-aaral sa tatlong mahalagang aspeto: fides,
siyensa at virtus, pananampalataya, kaalaman at virtue. Nung tinitignan ko ang Tagalog translation ng virtue, napakaraming lumabas. Birtud, bisa, kagalingan, kalinisang puri, pagkamatuwid. Ngunit, ang pinakagusto kong lumabas na salin ng wikang virtue ay kabutihan. At kung titingnan natin ang ating buhay bilang Kristiyano, ito din naman ang paghuhubog na inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang magkaroon ng matibay na pananampalataya, lumago at maging mahusay sa kaalaman. Ngunit, hindi doon nagtatapos. Hindi sapat na tayo ay may taglay na kaalaman. Dapat ang isang Kristiyano, buhay ang pananampalataya. Nakikita sa gawa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Iyan ay hindi pwedeng mawala sa ating mga Kristiyano. Ang kabutihan ng loob, ang kabutihan ng puso, ang pagiging mabuti. Iyan ang dapat pagkakakilanlan ng isang tunay at ganap na Kristiyano. Mabuti. Ang pananampalataya at kaalaman ay dapat nakikita sa gawa. At iyan ang kabutihan. Kaya nga, ang paanyaya sa bawat Kristiyano maging mabuti. Kung ikaw ay nanay, ikaw ay dapat maging mabuting nanay. Kung ikaw ay anak, ikaw ay dapat maging mabuting anak. Kung ikaw ay asawa, hindi ka lang dapat maging asawa. Ikaw ay dapat maging mabuting asawa. Kung ikaw ay mag-aaral, ikaw ay dapat maging mabuting mag-aaral. Kung ikaw ay isang empleyado, ikaw ay dapat maging mabuting empleyado. Ang bawat isa sa atin na naririto, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, at hindi tayo dapat nananatiling deboto lamang ng poong Nazareno, tayo ay dapat maging mabuting mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Ang bawat isa sa atin na naririto ay mga Pilipino. Tayo ay dapat maging mabuting mamamayang Pilipino. At ang kabutihan na iyan, dapat simula natin ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ang kabutihan dapat simula na natin ngayon. Sa mga simpleng gawain, tulad ng pagiging tapat sa lahat ng bagay, hindi pandaraya, pagiging masunurin, pagiging mapagmahal, pagiging mapagpatawad, sa mga simpleng gestures tulad ng pagmamano o paggalang sa mga nakatatanda, sa mga simpleng salita na imbis na puro negative words, we can try to affirm and encourage each other. Ang kabutihan dapat simulan na natin ngayon sa mga simpleng gawain. Ang kabutihan dapat maaninag sa bawat isa sa atin na naririto ngayon sapagkat tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo na maging mabuti. Mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat kung si Kristo talaga ang sinusundan natin, ito ay makikita sa ating gawa. At ang ating gawa ay dapat kabutihan. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay nakikinig sa kanyang mga salita at higit sa lahat,
isinasabuhay ang salita ni Kristo. Kaya piliin natin na laging maging mabuti, sapagkat sa kabutihan ng ating loob, maaaninag na tayo ay kay Kristo. Sa kabutihan ng ating pagkatao, makikilala na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga may paborito akong linya sa pelikula ni John Lloyd. Sabi dun sa pelikula ni John Lloyd, minsan sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti. Walang masama sa pagiging magaling, ngunit dapat hindi nakakalimutan na maging mabuti. Mabuti sa kapwa, mabuting mamamayang Pilipino, mabuting Kristiyano. Sapagkat si Kristo ang ating sinusundan, nararapat lang na ang bawat isa sa atin maging mabuti. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi laging madaling piliin ang pagiging mabuti. Ngunit dahil tayo ay mga Kristiyano, gaano man kahirap na magpakabuti, gaano man kahirap piliin ang kabutihan, ito pa din ang ating dapat gawin. Maging matatag tayo sa pagpili at paggawa ng kabutihan upang ang ating kapwa na nakaranas ng kabutihan ng Diyos dahil sa iyo at dahil sa akin ay patuloy din na maging mabuti sa lahat ng tao. Ang paanyaya sa atin, maging mabuti. Piliin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon, so that in all things, God may be glorified. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na naguutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at iligtas ng tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan na may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa, upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin ito
sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Opo na po ang lahat. Kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na natin inyong puso. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang tanan, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nakabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, nina San Cornelio at San Cipriano, ni Amang San Benito, San Juan Bautista, San Beda, Santo Padre Pio, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ibagsak lang nawa ko ng katawan tugon ng Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. The light which disperses
all darkness, the force that sustains me, the peak, joy of my heart. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila noon sa binyag. Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.